Kung ano, nakaraan lang nag-usap tayo, ano, na sana si Primo na may tumulong sa atin. Ngayon, ito, di ba itong bumili ng bahay mo? Papagawa na natin. Thank you, sir. Thank you. Ngayon po ang tutuwa kasi sa totoo lang kagabi umulan. Baka balokit ka lang, sorry. Kaagapay Vlaga, YouTube channel katuwang sa pag-ingap. Kaagapay Vlog. Sa labas. Dito na kami kila Ate Salve. Ito yung bahay nila. Grabe yung sira ng bubong. Yan makikita nyo kayo bago. Yung bulok-bulok na bubong nila Ate Salve. Hanggang dito sa balkon. Ate Salve, kamusta ka? Okay naman po, sir. Wala kang ano ngayon? Wala kang nagkaabalan? Absent sa trabaho. Absent? Ay, kahit Sabado, may pasok pa? May pasok po. Bukas. Kamusta po si Tatay Gabino? Ay, kagagaling pa lang po. Okay. Tinuntahan po kami dito sa taon-taon na pagbalik namin. Walang ilaw, sir. Brown lang sa amin. Ay, oo. Brown lang nga po pala ngayon. Yan hanggang hapon. Sobrang init. Tapos wala pang ano. Alas dos ng hapon daw ang balik. Ganito, Ate Salve. Diba na nakaraan lang nag-usap tayo, ano? Na sana si Primo na tumulong sa atin. Ngayon ito, iba itong bumili ng bahay mo, papagawa na natin. Thank you, sir. Thank you. Kaya po ang tutuwa kasi sa totoo lang kagabi umulan, baka balokit ka lang, sorry. Hello, dito. Pati ko ako sir, umulan din. Kaya matutuwa po ako kasi nakukuha ko din si Tatay Gabino. Kapag din ako mag-isip na bago pa alisan, pupunta muna ako doon bago magpuntang trabaho para simple safe. Maka-minus ka ng pagod. Oo, sobra po. Pero alam nga, nakakabitid ka eh. Kasi talaga may sasakasisyon na eh. Pupunta ka ng umaga, dadala ka pagkain. Ah, mag-aapit ka sa anak mo. Pagbalik mo, pagkain niya. Tapos aalis ka ulit sa trabaho mo. Yes, sir. Nakapagod. Sinasaingan mo siya. Dinadala mo ng ulam. Kaya, ay, gaya ng sabi namin, magaling talaga si Lord sa mabubuting tao. Ano? Talagang kapag mapagbigay ka, nagsishare ka din ng blessing, hindi ka pagdadamutan talaga. Ano? Yun na yun. Ano? Apo, thank you po. Bali, Ate Salve, kanina, galing kami ng ano, na may pinuntang kami karpintero. Kaya lang, dapat kasama po natin siya ngayon. Piyesta sa kanila. Oh, piyesta nga po doon. Yan. Si Kuya Jun, shout out kay Kuya Jun, yung magaling nating karpintero, yung gumawa ng bahay ni Rowena, ni Ate Diana. Yan, sobrang galing niya ni Kuya Jun. Balak namin si Kuya Jun na ang kukunin kasi alam na namin yung paano gumawa si Kuya Jun. Talagang mabilis yung pulido gumawa si Kuya Jun. Basta may materialis lang, sapat yung materialis, yung budget, gagawa at gagawa si Kuya Jun. Ngayon Ate, dapat papa-estimate po natin ngayon. Papa-estimate natin yan, lahat ito. Ang laki pala nito sa bahay mo. Oo, laki po. Tansya ko kasi yung pinakabahabang yero po na 12. 12 feet. Oo po, 12 daw. Kabilaan. Pero hindi po natin alam kung ilan lahat. Pero sabi ni Kuya Jun, siguro mga susunod na araw, babalik kami dito kasama siya. Apo. Papa-estimate namin yung mga kahoy, yung mga papalitan na kahoy, tapos yung yero. Kasi ito, matibay pa naman po ito eh. Oo, oh, matibay pa po yan. Kaya lang yung kahoy nila, brown dati yan ano. Nangitin mo. dati po talagang brown yan. Ayan. Sobrang matulungin ni Ate Salve, nakalimutan niya na yung sarili niya. Alam mo, pag tumitingin ako sa bubong mo para akong ano, tumitingin sa yung paggabi, maraming star. Para siyang kalawakan.
Kaya talagang ano lang naman yung katuwaan natin nung Ate Salvi. Kasi natutuwa din kami, gaya nga noon yung galing kami ni Papa dito, ni Kuya Efrain. Apo. Yung hinihiling-hiling pa lang natin, ang bilis dumating. Ang bilis nga ako, kaya nga pala totoo talaga ako. Yan ay andog sa iyo ni Ma'am Nancy Lim. Thank you po. Hello po, Ma'am. Thank you po ng marami. Nahiya ako. Shy type si Ate. Nahiya ako po. Si Ma'am Nancy Lim. Apo. Alam mo ba sabi sa akin ni Ma'am Nancy Lim, napaka generous mo. Kumbaga, mahirap ka, pero nakukuha mo pagtumulong sa ibang tao. Hindi mo kaano-ano, hindi mo tatay, hindi mo kamag-anak, pero pinagmamalasakitan mo. Kaya sabi niya sa akin, Mark, papagawa natin yung bubong niya. Kaya sana ngayon na-estimate na eh. Para susunod, materialis na. Opo. Pero na hindi na namin siguro yung kasi piyesta din eh. Opo, piyesta na po. Yan. Medyo malaki. Pero tansya ko po, medyo malaki itong gagastusin dito. Siya nga po, nakakahiyaan lang. Kailangan lang basta mga susunod na araw, babalik po agad kami. Kasi nga, inaalala namin yung magtatag-ulan na. Opo. Sabi mo nga, kagabi umulan na. Umulan po. Saan kayo nagsilong dito? Sa kwarto lang po, kasi dito talaga, sir. Ulan lang po isda. Ano tag ulan po lang. Wala ka lang po dito, may swimming dito. Hindi. Ano swimming dyan? Oh, kasi maganda dito kay Ate Salvi, mga kaagapay. Kasi tabing kalsada sila. Tapos sa unahan yan, paliguan, ilog. Yan ka na, titinda. Ako po dyan Sabado linggo, pag walang pasok. Wala pag linggo, wala akong pasok. Ngayon matinda ka dyan? Hindi po kasi may pasok ako ngayon. Ah, okay. Para overtime, ano? Tapos mamaya pong gabi, punta akong Bulacan. Biyahe ako mamaya. Bulacan? Opo. Saan sa Bulacan? Sa Malolos po. May sakit kasi na po kaya susunduin ko. Ako kunin mo na? Opo, kunin mo na. Okay. Di balikan lang din? Balikan lang. May trabaho, Friday. Ay, Lunes. May trabaho. Oo. Ay, balik nyo rito. Lunes na umaga na sir. Lunes na umaga na. Sayang kasi yung oras. Ingat sa biyahe, ha? Opo, thank you po. Alam mo naman dito sa lugar natin, pray lang, maging matiwasay yung pagbiyahe mo. Babalik kami ng, babalik na lang kami ng Lunes, Kasi siguro, Kuya Jun, tapos naman na yung piyesta dyan, Lunes na lang siguro, Kausapin namin si Kuya Jun ulit. Kausap namin kanina si Kuya Jun, siguro Lunes yan, Lunes. Para sigurado. Pag na-estimate na yan, tas bibili na namin ng materials para maumpisa na ito. Natutuwa kasi si Ma'am Nancy Lim kasi nga. Ayun nga, napanood niya kay KSP sa Kaagapay. Thank you, Ma'am. Talagang malapit yung puso niya sa mga kagaya niyo. Kagaya mo, kagaya natin, no? Na talagang busilak yung pagbigay ng tulong. Bukal sa loob. Kaya, yun. Gaya nga nang sabi namin, dapat natin. Hindi ka talaga pagkatabutan. Lalo yung sakripisyo mo kay tatay na 3 taon. 3 taon. Yung buhay pa si nanay nun, Kaya natutuwa kami para sa iyo, Itong huli, dati na to? Oh. May nagawa ka pa lang yan, sir. Pero medyo, siguro, 6 months na. Pero may motor ka? Dati po, nahatak. Nahatak na po. Nagkasakit po kasi ang asawa ko, hindi ko nahulugan. Pinahatak ko na lang. Opo. Ilang buwan mo nahulugan yung dati? One year and a half na. Sayang yung panghulug. Kakapanginayan. Magkano yung monthly mo dati sa motor? 2,500, sir. 2,500? Nung wala pang, hindi niyo pa nalaman na may sakit si Kuya noon? Ay, alam na, sir. Kasi bali, okay. Na siya. Bali, naka-5 na atake na siya. Oo. Yung panghanap buhay niya sa pagtitinda ng gulay. Opo. Pwede niyo itong panghanap, Opo nga. Panghanap buhay. Opo. Oo, saka matibay. Kasi bala ko, sir, na kahit anong pwedeng ikarga siya dito, na mga pwedeng, mga ganyan gulay, mga isda, ganyan. Tama. Pwede siya, isang dalahan ba? Oo. Saka pwede ka pang, ano ba yung may rolling store? Opo, at least. Wala mong hindi naman laging may nalibigo dyan. Hindi naman po. Sa ibang lugar naman kayo. Maganda po. Matibay pati, Opo. Motor pa ang kailangan?
Hindi naman pwede bike dito, ano? Oh, mabigat yan. Mabigat. Pang motor po kasi talaga to. Sa sukat pa lang ng bakal niya. Sana, ano, Ate Salvi. Pero ngayon, ang pinaka-plano muna pa talaga natin, sabi ni Ma'am Nancy, itong isang bombal ko mo, palit talaga. Yung isa nga po dito, bumagsak na nakaraan. Parang poste po dati yan. Opo. May mahaba niyang kahoy po na kaganyan. Tapos nung ano, balibulok na din. Buti nakaalis na ako, nakapasok na ako, saka siya bumagsak. Hmm. Iniwas ka muna ni Lord. Nakaganyan, pahaba dun. Bulok na din kasi. Kalipat na rin dito si tatay, sakali, mas panatag na din yung loob namin. Lalo ikaw, siyempre, ano? Opo. Kasi nakakatakot din sa gabi, lalabas ka pa alas 10. Opo. Parating na lang siya doon. E paano kung ikaw, mapano ka din, di ba? Di naman natin sa hinihingi. Madilim yung daanan dito sa inyo eh. Opo, madilim. Ano lang pa ang nila ko yung ano lang, cellphone lang. Salamat ako, Patsy. Thank you po, Ma'am Lamsi. Papagawa ng bakay. Kaya ako, nasishare ako. Sana kasi hindi ko din natin materyali sa pag-gas kami. Nani, ako sobrang laki ng gastos. Ano-ano? Kaya po ako kasi masyadong malaki ang gastos. Nakakahiya. Pero ano naman yun? Kagustuhan naman yun. Okay. Kasi hindi ko ako sila natutuhan yun pero lalo sa'yo. Sabi nga, yun na yung kapulit sa kaputuyan. Baka nga hindi yun lang yun. Kaya nga pala, natutuwa po ako talaga kasi mapapagawa lang. Matagal ko na po talaga itong pinangarap. Kasi syempre, halos ano na, 15 ganyan years na ganito. Kasi 32 years na po itong baho na ito. Sabi lang ko pa. Ah, okay. Mana na ito, ma. Opo, pinamana mo sa akin. Ang baho nga ako. Kasi ako din nag-alaga ng ginan. Kaya yung talaga malapit yung puso mo. Kasi matatanda, sir. Oo. Kasi nga, ano nga ako, kumbaga, maagang nahiwalay sa mga magulang ko. Kaya yun. Wala. Boy pa ba sila yung mga magulang? Tatay na lang, sir. Nasa Albay. Pero pinapadala ko din siya, sir, pag nakakaluwag-luwag ako. Pinapadala mo din? Opo. Opo. Kaya pala, hindi mo na mapagawa yung bubong mo. Oo, sir. Oo. Talagang inuuna mo yung masigit na nangangailangan. Kasi pag minsan tumatawag ako o ganyan, dito ang ulam namin, ay nakakaano sir. Ayun, sige, kahit 500 rin, sige na. Mm-hmm. Kaya ikaw, parang nalimutan mo na yung pansarili mong pangangailangan. Oo, kasi tiyura ka. Pero yun nga, gaya nga yan, dumating na rin yung biyaya sa iyo, ano? Kaya masaya kami na isa ka sa mapapaayos natin yung bahay. Ano? Kaya po, masaya-masaya ako, sir, talaga, sobrang. Di matiklop yung bibig ko. Lagi nakangiti lang. At siyempre, matagal mo nang pinangarap sila, tapos ganun agad-agad, parang nananaginip ako. Yun nga yung sinasabi na ano eh, binigyan kami ni Lord ng taong tutulong sa amin, at gagawin kaming tulay para matupad yung pangarap nyo, mga tinutulungan namin. Ano? Kaya kami, siyempre, masaya kami talaga. Opo. Kasi hindi man sapat yung kita namin sa YouTube para magbigay ng mga ganyang yan, pag-renovate ng mga bahay. Lalo bahay, siyempre. Kaya, yun, blessing na rin sa amin yun. Nakatanggap din kami ng blessing, ginamit kami para maibigay sa kanya. Kaya, tuloy lang, Ate Salvi. Walang intipi. Pag may pananalig ka, itapon ka sa Diyos, talagang bibigyan ka talaga. Naniniwala ka na siya lang yung tanging makapagbibigay sa atin yung biyaya. Paano Ate Salvi, una na kami ha? Sige lang, siglit lang ha. May ulam ka? Mayroon din po. Ay, oo nga pala, nagdala kami ano? Binibigyan mo na lang po si Tatay Gabi. Kasi bawal yung lahat ng binigay namin na pagkain. Kaya Ate Salvi namin iniwan. Kasi alam mo na yun. Baka mapamak na sila. Ito, dagdag mo na lang ha. Nakakaya po. Pardon na lang po sa matanda. Bigay nyo. Ay, hindi po namin bibigyan ng pera. Eh, nakakaya na sila. Huwag na sila. Hindi, ano na lang po. Ikaw bumili ng pagkain niya. Total, ikaw naman bumibili. Ano?
Tapos ikaw na po magdala dun, ha? Nahiya po? Sige na po. Sige, sige na po. Pang ano lang po, pang bigas. Ay, mayroon pa naman. Bali, ulam na lang po. Ulam na lang po. Ah, okay. Kasi yung pagkain nyo naman, isa na lang din. Kitatay Gabino. Si Salvi, una na kami, ha? Sige po, at ma-ano na din po ako sa trabaho ko. Mag- ay, oo. Ay, pasensya na, malilit. Alas 12 na po. One. Alas 12 pa sa doon. Sige na, at mananghalian ka pa, ha? Opo. Thank you, Ate Salvi. Thank you din, sir. Thank you po. Bago mag tayo mananghalian, tinaanan namin si Tatay Gabino. Tao po! Tao po! Tay Gabino. Tao po. Naku, ang sarap ng tutay. Kakayang abalahin. Ibabalita ko sana na ano, papagawa na natin yung bahay ni Ate Salbe. Tay! Tay! Sarap ng tulog ni tatay. Tay Gabino. Para naghihilik pa. Nakita ko yung paghinga niya. Yun na siguro natin nabalahin. Sa susunod, babalik pa naman kami dito. Susunod na araw. At mamaya pupunta rin si Ate Salvi dito. Hatiran siya ng pananghalian. Tulog si tatay. Nakabuka ang bibig niya. At least may alis na po natin siya dito. Nandun na siya kay Ate Salvi. Kapag naayos na yung bahay, yung bubungan ni Ate Salvi. Thank you po kay Ma'am Nancy Lee. God bless you always po. Sana marami po kayo matulungan ng mga taong masigit na nangangailangan. God bless you always po, Ma'am. And your family po. Tara, hindi natin abalahin si tatay.